Sinabi ni Sabo kay Dragon at Ivankov na successful nilang nagawa ang tatlong misyon nila sa Marivua. Ang una ay ang official nilang pagdedeklara ng giyera sa world government sa pamamagitan ng pagwasak ng Celestial Dragon symbol. Sunod ay ang pag-rescue nila kay Kuma at ang marami pang slaves na nandun din sa Marijua. At ang pangatlo ay ang paghanap at pagpapasabog nila ng food storage ng Holy Land Marijua. Tinanong ni Sabo si Dragon kung ano ang nangyari habang wala siya. Sinabi ni Dragon na dahil sa ginawa nila Sabo sa Marijua ay nakuha nila ang atensyon ng mundo. At ang mga Marines ay nag-umpisa na din kumilos laban sa Revolutionary Army. Habang ang Revolutionary Army naman ay nainganyong magrebelde ang 12 kingdom kung saan malakas ang impluensya nila. Pero sa 12 kingdoms ay 8 kingdom lang ang naging successful sa pagre-rebelde. Sinabi ni Ivankov na ang Lulusha Kingdom ay isa sa 8 kingdom na nag-aklas. Pero ito ay binura na ng world government. Sinabi ni Dragon na ang nangyari sa Lulusha Kingdom ay sinensor ng world government sa news. Pero ang natitirang 7 kingdoms ay nagdeklara na hindi na sila magbabayad ng heavenly tribute at tinigil na din nila ang magpapadala ng mga resources nila sa world government. Sinabi din ni Ivankov kay Sabo na ang Revolutionary Army ay inaatake ang lahat ng barko na may dalang mga supply na papunta ng Marijua. Sinabi ni Ivankov na kilala ang Marijua bilang impenetrable fortress. Pero pag nawala na ng pagkain at iba pang supply ang Marijua, ay sa wakas na matitikman na nila kung ano ang buhay ng mahirap. At mararamdaman na din nila ang pagiging gutom. Tapos ito ay sumigaw sa tuwa si Ivankov. Sumangayon si Dragon sa sinabi ni Ivankov at sinabi na hindi man nila naharang ang lahat ng supply papuntang Marijua ay dahan-dahan pa rin mararamdaman ng world government ang kakulangan nila ng supply. Sinabi ni Dragon na hindi lang basta mananahimik ang world government sa nangyari at kapag inutusan na ng mga to na kumilos ang kanilang Holy Knights ay dito na mag-uumpisa ang totoong giyera. Sinabi ni Ivankov na si Sabo na kilala bilang Flame Emperor sa mundo ay magiging number one target ng Holy Knights. Si Dragon naman ay sinabi kay Sabo na kahit pinagbintangan siya ng world government na pumatay kay King Cobra ay hero pa din si Sabo sa news na kumalat sa mundo. Dagdag pa ni Dragon na nagalit na ang mga tao sa may mga matataas na katungkulan sa world government na hindi tao kumumasta. Marami man ang mga ganitong klaseng tao na power hungry sa world government ay meron pa din namang ilang matatalino at matatapat na ruler sa mundo. Katulad ni King Cobra ng Alabasta. Pero dahil dito ay hindi ito nagustuhan ng world government, kaya binura nila si King Cobra. Sinabi ni Sabo na nalulungkot siya sa nangyari kay King Cobra. Pero ito ay nakatulong na mag-spark ng Flames of Rebellion sa mundo. Pagkatapos ito ay tinanong na nila Dragon si Sabo kung ano ba talaga ang nangyari kay King Cobra sa Marijua. Sa Marijua ay may kitang may mga bagsabog na nagaganap at tumatakbo ang mga Celestial Dragon. Sinabi ng mga to na pinasabog ng Revolutionary Army ang storage ng Holy Land. Sinabi din ng isa na pagkatapos pasabugin ng Revolutionary Army, ang Celestial Dragon symbol ay sunod naman pinasabog ang storage ng mga pagkain nila. Dahil dito ay nagalit sila at gusto na lang ipatawag ang mga bodyguards nila para ipa-execute ang mga to. Dahil pinayagan ng mga to, mangyari to sa Marijua. Sunod ay pinakita ang isa sa Celestial Dragon na nakasakay sa kanyang slave na isang pirate captain. Hinampas to ng latigo ng paulit-ulit dahil mabagal tong kumilos. Sobrang inis ng Celestial Dragon na isinabi niya na maglalakad na lang siya at papatayin niya lang niya ang slave niya. Pero biglang may uwak ang lumipad at kumuha ng baril ng Celestial Dragon. Sunod ay pinakita na dinala ng uwak ang baril pabalik kay Karasu. Pinadala ni Karasu ang kanyang uwak papunta naman sa slave. At sinabihan ng uwak ang pirata na tumakas papunta sa east ng Holy Land. Biglang dumating ang mga Cypher Pole agent at pinagbabaril si Karasu. Pero ang mga bala nila ay lumusot lang sa katawan ni Karasu. Tinuloy nila pagbaril nila kay Karasu hanggang maubos ang lahat ng bala nila. Sunod ay naging Black Feather ang katawan ni Karasu at ito ay lumipad sa hangin. Pagkatapos ay biglang sumulpot si Karasu sa likod ng mga agents at tinatake niya ang mga agent ng kanyang technique na obelisk suit na lumikha ng mga black spike na hugis espada mula sa lupa na tumusok sa mga agents. Nireveal na din na si Karasu ay kumain ng suso-suso nomi. Digidi-digidi. Sunod na pinakita ay si Lindbergh na binabaril ng laser ang mga kadena ng mga slave para tulungan niya ang mga to na makatakas. Nagpapasalamat ang mga slave sa kanya at tumakbo na rin para tumakas. Sinabihan ni Lindbergh ang mga slave na tumakbo sa east side ng Marijua. Sinabi ni Karasu kay Lindbergh na pakawalan na ang lahat ng slaves dahil malapit na sa kanila ang mga kalaban. Sunod ay biglang dumating si Admiral Fujitora
At ito ay inatake ni Garasu ng Devil Fruit Technique niya na Renkon na lumikha ng maraming uwak na lumusob lahat kay Fujitora. Pero ito ay nahiwa lahat ni Fujitora. Si Morley naman ay pinakitang kinakalaban si Ryokugyo. Tinusok ng trident ni Morley ang kamay ni Ryokugyo habang pinapakita na umaalon ang mga kalye at mga bahay na pinaglalabanan nila dahil sa Devil Fruit power ng dalawa. Pinakita ang mga Celestial Dragons na nagtatalbugan sa kalsada. Sinabihan nila si Ryokugyo na mananagot si Ryokugyo kapag may nasaktan na kahit isa sa kanila. Sinabi ni Ryokugyo na mahirap makipaglaban sa Marijua dahil nadadamay ang mga Celestial Dragons. Sunod ay biglang tinanong ni Ryokugyo si Fujitora kung anong ginagawa nito na nakatusok ang sword sa lupa. Sinabi ni Fujitora na tumatawag siya ng Meteor Strike dahil dito ay sumigaw si Ryokugyo na itigil ni Fujitora ang ginagawa niya. Dahil madaming masisira sa Marijua at madadamay na Celestial Dragons. Sunod ay pinakita ang mga kilala nating mga characters na dating CP9. At sinabi nila na kahit hindi makalaban na maayos, ang dalawang admiral ay bilib pa din sila sa mga revolutionary captains na kaya makipagsabayan sa mga admirals. Sunod ay tinawag ni Karasu si Sabo at tinanong kung nakuha na ba ni Sabo ang susi ng mga collar ng mga slaves. Si Sabo ay pinakita na nasa loob ng Pangea Castle at sinabi ni Sabo kay Lindbergh na nakita niya si Kuma na nandito. Sunod ay pinakita si Kuma na kasama pa rin si Roswald at St. Charles na nasa loob ng Pangea Castle. Sinabi ni Sabo na mukhang hindi pa rin nag-give up si St. Charles kay Shirahoshi. Pinakita si Charles na sinasabi na gagawin niyang slave si Shirahoshi. Sinabi ni Lindbergh na hindi niya mapapatawad ang mga Celestial Dragons sa ginawa nila kay Kuma. Habang pinapakita sa panel, sila Shirahoshi na nasa Pangea Castle din. Si Bonnie naman ay pinakita ding tumatakbo habang hinahanap niya ang tatay niya sa loob ng Pangea Castle. Sunod na pinakita ay si Vivi na sinasabihan si Lucci na umalis dahil si Vice Admiral Garp lang ang gusto niyang magprotekta sa kanya. Sinabi ni Lucci kay Vivi na huwag siyang mag-alala dahil puprotektaan ni Lucci si Vivi. Dito ay nagalit si Vivi at sinabi na ganun din ang sinabi ni Lucci kay Shirahoshi. Pero hindi naman to ginawa ni Lucci nung sinasaktan ni St. Charles si Shirahoshi. At siguradong tatargetin na naman ni St. Charles si Shirahoshi. Si Chaka at Pell ay tinutulak ang wheelchair ni King Cobra papunta sa Five Elders Room. Dating nila sa pinto ay sinabi ng guard na si King Cobra lang ang pwedeng pumasok sa room ng Five Elders. Sinabi ni King Cobra kay Pell at Chaka na hindi magtatagal ang meeting niya sa Five Elders. Pero sinabihan niya ang dalawa na huwag na siyang hintayin at puntahan na lang si Vivi at bantayan habang wala si King Cobra. Sinabi ni King Cobra na kung ano man ang pag-uusapan nila ng Five Elders ay malalaman naman natin agad to sa susunod na linggo dahil walang break next week. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.